I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Hi guys, so we're back. Paano ko lang sa inyo pa ituro ko lang sa inyo kung how the world tree works, yung daily quest natin. Then kung ilang saplings sa loob ng first week event booster, then yung sa PvP na magkakaroon na tayo. Explain ko lang lahat yun. So, pagpunta natin dito, farm. Ito sa world tree, ang total na 50 million para makuha natin yung R6. So, ito dinagdag to ng mga devs na kapag naka 50 million tayo na wata, magkakaroon pa tayo ng 4 na saplings. So, try natin magbigay ng 100. Yan, tulong na rin natin yan. So, yung online contribution ko, 190. So, i-solve natin, i-calculate natin kung ilan na makuha natin sa loob ng isang linggo. Sa loob ng isang linggo, meron, ito wala pa yung R6 ha. Sa loob ng isang linggo, meron tayong 10 times 7, 70 saplings, then 100. LE per day, so meron tayong 77. Iko-convert yan sa in 700 LE nyo, iko-convert yung 7 saplings. Then eto kasi, itong R6 meron tayong isang araw na hindi na ano yung 50M, so 77 yan. 4 times 7 28 minus 4, so 24 ang maximum na kuha. 24 plus 77, o diba, sa loob ng isang linggo, makakakuha na tayo na kagad. Kung nag-start ka nung September 12, makakuha na tayo ng 100 saplings para makuha ng isang seed. So, tandaan nyo, you need the 4 PBU, then 0.02 BNB para maklaim yung seeds nyo. So, pagkiklaim ng seeds, punta lang kayo dito sa may account. Tapos, claim seeds. Yan, dyan nyo kukunin. Then yun lang sa world 3. Pagkatapos ng world 3, ang daily quest na lang, ang makukuha nyo na lang is isang sandbox, then 50 LE. Yun na ang magiging daily quest natin after ng first week event. Then tapos, after pala ng first week event, meron na tayong 150 PBU. Yan, 150 PBU. 150 LE equals to 1 PBU kapag meron kang 1 or greater than NFT plant. Na pag may isa kang permanent plant, ang conversion na is 150 LE sa isang PBU. Then ang meron pa tayo yung PVP. Ito. Then itong PVP, ito yung sunod na pinaplano ni ng mga devs na ilabas sa Plant vs. Undead. Ito. Just forgot, you will need to own at least 1 PBU NFT to be prioritized to join our PvP beta. So ito, mas malaki daw LE makukuha dito. Tsaka itong isang PVU, ayan, ito na yung makuha natin sa first week event booster. Then, ang PvP mode is here. The first time you log into PvP mode, meron kang magiging 6 baby plants. Not NFT to. So, parang pahiram lang to ng devs na in your inventory na magiging kickstart sa PvP experience natin. So, magbibigay sila ng more update para dito sa PvP. So, yung makukuha nyo dapat na permanent plant, huwag nyo ibenta kasi kailangan talaga yun para dito. Then, yun lang. Pasensya na guys kung maingat. Kung may tanong lang kayo, comment ulit kayo. Then, please subscribe tayo para sa maraming update na darating pa. Yun lang guys. Thank you.